araw ng Sabado po sa inyong lahat. Nandito na naman po yung Tita Balu at kasama ko na naman po ang aking kumarit BFF na si Tita Chona Leslie Ramos Goko. Naririto na naman po kami upang ating makita kung ano naman ang mga bagong pagkakanin na inihanda sa atin ng ating mga kababayan. Meron po tayo dito ngayon, Maring Chon. Pakibuksan mo nga ang ating lumpiang sariwa, pansit. Ito pong pansit at lumpiang sariwang ito ay galing po kay Miss Jillian Katakutan. Siya po ay taga Sitio Bayabas, Binarilan, Canubing Uno. Ito pong mga ito ay nasa mga barabarangay at gusto ko po silang tulungan dahil sila po ang mga kababaihan. Sabi ko nga sa inyo, saludo ko sa mga kababaihan na nagpipilit makatulong sa kanilang kabuhayan at ang kanilang pamilya na gusto po nilang alagaan. Mare, umpisahan natin dito sa pansit. Parang madami ang kain ko yata ngayon. Ang masarap. Oo nga. Masarap. Ulam na kaulam na lumpia. Alam niyo po, kung kayo may mga handaan, birthday, pwede po nating tawagan si Jillian. Sana po, kaya lang, dapat medyo maaga ang order kasi mahirap din naman mag-prepare ng pansit. Kaya tikman na po natin ang pansit ni Jillian. Tapos maya-maya ang kanyang lumpiang sariwa. Kain po tayo. Tika po, samahan niyo po kami sa pagkain ng pansit. Masarap, malasa. Parang dadami ang kain ko nito ah. Kaya nagsama na nga ako ng kasama ito kumari ko para dalawa na kaming kakain. Masarap sa mare, hindi tinipid sa lahok. Sarap ano? Malasa. Mare, masarap talaga itong pansit. Alam mo kung ano kulang, may kulang eh. Kalamansi. Ay, oo nga, ano? Siyempre, pag nakalimot ako ng kalamansi. Siguro next time sabihin na lang natin na, Jillian, pag may nag-order sa'yo ng pansit, lagyan mo na agad na kalamansi. Kasi ang alam mo, kalamansi, parte talaga ng pansit. Isa siya sa nagpapasarap. Kasi meron tao na may hilig na medyo maasim-asim ang pansit nila. Kaya, meron tao naman na ayaw, so lagyan mo na lang sa ibabaw ng kalamansi pag nag-deliver ka. Ano, mare? Tataba ka niya. Ito nga, susubukan ko na itong lumpia. Dapat kami andito ako. Ang kanyang pong lumpia ay nakabalot sa egg wrapper ang kanyang lumpia, no? Kailangan nating tikman kasi mahilig ako sa lumpia. Mare, yung minimum order nito kasi may mga minimum pag nag-order ka ng lumpia, ano, kay Jillian, ang minimum order niya is 30. Tapos 1 day or 2 days before? Mga mas maganda siguro 1 or 2 days before kasi i-prepare pa niya mga ingredients na ito. Masarap, mare. Mura ang ubod. Sarap nga. Yun ang talagang secret niya, yung fresh lumpia. Talagang ubod is mura lang. Pero siguro kung ako o-order, magre-request ako additional money. Additional nuts para mas masarap. Para mas masarap. Kung ako ang o-order. Mari Chona, nakatapos na tayo sa pansit na kailangan may kalamansi. At ngayon naman, tapos na rin ng lumpia. Siyempre, pagkakatapos ng pagkain, kailangan merong dessert. So, mga dessert natin naririto ay biko. Naiba nga yung kanyang biko eh. Maraming sesame seeds sa ibabaw. So, palagay ko, super, super, super sarap ito. Simulan na natin. Ang iba, nasa ibabaw, parang latik. Mare, oo. Latik. Parang, yan, sesa. Usually linga. Kasi, linga. Usually kasi ang iba, ang inilalagay nila sa mga biko, ang ibabaw ay latik. Pero ito, naiiba. Ang inilagay niya ay sesame seeds or linga. Mare, lang slice ang gusto mo? Isa lang muna. Isa lang muna. Kasi medyo... Kos, maganda yata ito. Dahil nang maligat ang pagkabiko niya. No? Sabi nila, ang ikinasasarap ng biko is nasa halo ng bigas. Yung ligat na tinatawag. Ito yung mga pagkain na all-time favorite. Walang bupas, no? Any season. Kain for all season. Alam niyo po ba,
pagkain for all season. Na ang biko ay isa sa aking mga paboritong pagkain. Kahit nung maliit pa ako, talagang ito ang hinahanap-hanap ko sa mga handaan. Pero ngayon subukan natin. Ang biko ni Lucena Balanao, taga Sitio Kanluran po siya ng Sapol. Nakakatuwa no, mga kababayan natin ngayon, wala na magka-pandemya, nahilig magluto ng mga kakanin. So tulungan po natin sila sa kanilang nagustuhang hanap buhay. Masarap siya, Mari, hindi gaano matamis. Kasi meron minsan ang timpla, matamis eh. Ito tama lang. Saka maganda sa kanya, para bang crunchy. Pambreak yun. Saka tama lang malasa. Siya. Kahit diabetic ka, kakain at kakain ka dahil hindi sobrang tamit. Pag ganito, brown sugar ang ginagamit. Mm-hmm. Tapos, ang is malagkit or maganda pa ating liwas? Palagay ko malagkit to eh. Alam niyo ba na ngayon lang ako nakita na ang biko na ang nasa ibabaw ay sesame seeds? Kain po tayo. Sarap! Susunod na imbitahin niyo ako at may biko, dapat may take-out ako, ha? Wala pong maingay. Hello, hello. Ha? Tatawa lang kayo dyan ng mahina. Parang mali ang tayo ng kanyang kutsara. Dapat doon. Okay. Pag-usapan natin kung ano yung ating unang bubuksan. Lalapangin. Okay. Yamiya, kainin niyo to, ha? Masarap talaga. Parang ang ganda ng kanyang biko, ano? Parang bonang wika.